In 2008, our Philippines was ranked by World Bank as one of the most corrupt countries in the world. Our self-confidence and morale as a people was very low. At the time, many of my friends and I were looking for a good man, not only a good politician, to be our president in 2010. Nung namatay si Cory at nagsalita si Senator Noynoy sa kanyang burol, doon namin napagtuunan ng pansin si Senator Noynoy. In the same manner that Conrad de Quiros and Bill Esposo saw a great potential in Senator Noynoy. Then my friends encouraged me to lead the public call to urge Senator Noynoy to run for president. My friends and I went to the house of Senator Noynoy in Times Street. We brought a yellow drum and we encouraged the public to write letters, and within 24 hours, there was an outpouring of public support. I did not expect him to be a superman, pero inasahan ko na simulan niya ang tamang landas. Mr. President, thank you for heeding the call of our people in 2010. Thank you too for respecting my beliefs, even as we disagree on a number of issues. Dalhin mo po ang ating bansa sa tamang landas. Ngayon, mas nagsikap ako. Kasi po dati, nakikita ko po yung hirap ng pamilya ko. Pero ngayon, dumating po yung 4-piece, nakita ko po na may mga tao na tumutulong sa'yo. Alam ko po na hindi sila humihingi ng kapalit. Pero po, sa akin, sa pagsisikap po sa pag-aaral, yun na po yung ginagamit ko bilang kapalit. Yung pera po na binibigay ng gobyerno, hindi po namin sinayang yun. Kaya po natutustusan po yung mga gastusin ko sa paaralan. Nung nakapasa po ako ng UP, masaya po ako kasi yun po talaga yung pangarap kong paaralan. Yun po yung naibigay sa akin ng CCT. Nabigyan po nila ako ng mabuting edukasyon upang makapagtapos po ako ng high school. At ngayon po, makapag-aral po ako ng college. Alam ko po na maraming bumabatikos sa programang ito. Pero gusto ko po na sabihin kay Pangulong Benigno Aquino na tingnan na lang po nila ako. Kami po yung mga patunay na yung perang nilalagak ng gobyerno ay hindi nasasayang. Napupunta ito sa mabuting adhikain na alam ko na balang araw makakatulong upang mapataas ang estado ng ating bansa. Noon wala pang ilaw dito, kawawa ka, kailangan magtitiis. Yung ginagamit namin, yung gas. Nagkailaw kami nung July 2015 ngayon. Sobrang saya namin. Nung unang mabuksan yung ilaw dito sa bahay, tuwang-tuwa sila na ano, manood-nood na ng bala. Yung bata, makapag-aral siyang mabuti, lalo na sa gabi. Maraming pagbabago ang buhay ng mga tao rito nung nagsimulang may kuryente. Marami po ang nadagdag na pagkakitaan, katulad ng mga weaving. In food processing, kailangan ang mga maraming equipment run by electricity. Mga estudyante nagre-research sa internet. Ang dami ang naitulong ng electricity sa pag-unlad ng Baoko. Congratulations to our president for making Baoko a better place to live in. Yung sinta, noon pa dapat yun pala yung sagot. Kasi meron sa sariling pondo niya para doon sa kalahatang pangkalusugan. Malaking naitulong niya sa province of Pampanga kasi before, sa Kapitolyo, gumagastos siya ng 400 million a year para doon sa tulong. Pero nung nagkaroon ng syntax law, lahat ng mga mahihirap, kinover nila na magkaroon ng PhilHealth. Ngayon lang talaga nangyari na iniba niya yung package. Siyempre, malaking kapasalamatan ko kay President Aquino, no? Kasi napakalaking kalunasan, lalo na sa pondo ng probinsya, almost 400 million ang talagang nagamit sa ibang proyekto. At galing sa syntax, nakakapagpagawa ng birthing station, napapagawa yung mga ospital namin, nakakapagawa sila ng mga health center. Nagpapasalamat ako sa kanya, dun sa talagang pag-aalaga niya sa mga may sakit. Pareho po kaming mag-asawa na walang trabaho. Nag-training po kami sa STAR program. Itinuro nila sa amin kung paano ba mag-manage ng negosyo, kung paano mo palalaguin. Nung nagtayo po ako ng sari-sari store, gawa lang po sa kawayan. Ngayon, concrete na.
Isa po ito na makakatulong sa mga anak ko. Mabigyan ko naman po sila ng magandang buhay. Marami na akong naibibenta. Dumubli pa po yung income ko. Nagpapasalamat po ako sa ating Secretary General, Joel Villanueva. Dahil sa kanilang programa, nagkaroon po ako ng pagkakataon na maipakita yung kakayahan ko sa pagninegosyo. Kami siguro yung isa sa pioneering company na nagpo-produce ng virgin coconut oil na masasabi namin talagang kami nag-start niyan. Si Philippine Coconut Authority, sila yung talagang nag-encourage sa akin na sumama sa mga iba't ibang show sa abroad para lang maipakilala talaga na ito yung product ng Pilipinas na pwede namang ipagmalaki. In demand din kaagad dito sa iba't ibang bansa. Di Hong Kong, Macau, Singapore, Korea, Japan, sa US, sa Canada, sa Europe, meron na rin po kaming incoming na mga PO. Itong lately, mga 2 years na yung kokulisa, naapektuhan yung production namin. Walang dumadating na supply or may dumating mang supply kakaunti, mataas yung price. Naramdaman namin yung tulong ng Philippine Coconut Authority. During the infestation, naandyan sila para tumulong sa pag-i-spray. Sila yung nagsusupply ng i-spray. Nagpuspusan ang kanilang pagpapropagate ng bagong pananim naman. Binigyan nila kami ng papalit dun sa nasirang puno. Ngayon lang nakaka-recover na ang mga nyug namin. Sa ating national government o President Aquino, nagpapasalamat po ako bilang isang small entrepreneur sa coconut industry. Napakalaki po nang naitulong sa business na to. Marami kami natutulungang farmers. Sila po ay nagkakaroon ng hanap buhay dahil sa mga tulong na binibigay nyo rin sa amin para din kami ay makatulong sa mga taong ito. Nung naging police po ako noong 2003, na-issuehan ako noong isang caliber 38. Yung paltik po na tinatawag natin, yung dibola, yung ibang mga criminal, high-powered po yung mga ginagamit. Kung ikukumpara po yung caliber 38, di hamak po na mas malayo sa ginagamit po ng masasamang elemento. Ang ginawa ko po noon, bumili ako po ng sarili kong baril. Napakahirap po sa isang alagad ng batas. Pagka buhay ang nakasalalay, ma. Napakalaki humam ng pagbabago. Simula po nang magkaroon ang mga pulis ng kanya-kanyang sariling baril. Yung baril na ibinigay sa amin ng gobyerno ay talagang maasahan po namin. Lahat po tayo nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sa ating gobyerno ngayon, na isa katuparan po yun bilang isang alagad ng batas na nasa mababang ranggo. Ramdam po namin mamang ginagawa ng ating Pangulo na pagpapahalaga sa hanay ng pambansang pulisya. Kailangang suklian po natin ng magandang bagay yan. Gagampanan ko po ng maayos at matuwid ang aking tungkulin. Kahit ito po ay maging kapalit ng aking isang buhay. Dati, mahirap lang. Walang pagkain. Kinakain namin yung banggala, yung kamote ba. Yun. Yun ang kinakain namin kapag umagahan yun. Kapag hapunan, yun din. Mahirap magtrabaho kapag magsasaka ka. Kasi nahihirapan ka, tapos kapag ibenta, malit lang ang nakukuha mo. Naaawa ko sa kanila dahil nahihirapan silang magtrabaho. Matiniisip ko na sana makapagtapos ako ng pag-aaral para maiawan ko sa hirap. Grade 6 ako, naibigay dito yung 4-piece. Gumaan na yung loob ko kasi may pera na si tatay para sa pag-aaral ko. Naisip ko nung walang 4-piece, wala akong mga notebook o sapatos man. Wala ako nun. Pero ngayong may 4-piece na, naglakas loob ako na magpursiging mag-aral para matulungan ko yung mga magulang ko. Nagpapasalamat ako sa mga DSWD at yung mga gobyerno dahil naisip nilang ibigay ito sa mga mahihirap kung hindi dahil sa kanila, hindi mababago yung pamumuhay namin.
They're called bakwits, the children evacuees who gape helplessly as bullets tear their houses apart, who trudge with weary feet as combatants lead their parents away. Noronisa was but a child when the fighting forced her father to leave. Today, she is amongst those who are hopeful that President Aquino's efforts and the passage of the Bangsamoro Basic Law will bring about a Mindanao where she can peacefully raise her own family. Sa amin lang eh, nagpapasalamat lang kay President. Kasi napanood namin yung ano, stories niya, nasabi namin na ay, ganun pala. So naranasan namin yun eh, martial law attack. Inaanting yung tatay ko. Pag sa gabi na lang namin nakikita yung tatay namin. Pag bukas na wala ng tatay namin kasi ang akala namin, wala kaming tatay. While the Bangsamoro Basic Law is still undergoing scrutiny in Congress, Noronisa and her family have already experienced the gains of the peace process as government programs are now being felt in Muslim Mindanao. Naging beneficiary po ako ng Bangsamoro PhilHealth. Nung nanganak po ako, last April 12, palit yung gastos namin sa pangangano ko dahil sa Bangsamoro PhilHealth. Nung pinanganak po siya, pinangalan namin yung si Bangsamoro. Nakita namin, oh, ito na. Sabi nila, si Bangsamoro, si Najib. Ito na ang pag-asa. Wala na. Tapos na ang gulo sa Mindanao. Grabe ang kawalang hustisya ng mga oras na yun. Kasi oras ng Marcelo yun. Parang mga hayop lang ang tingin nila sa amin. Pinagmamasakir, pinagpapatay na walang kalaban-laban. Kaya isa na yung pamilya ko sa pinagmamasakir ng mga sundalo na yan. Yun ang masakit sa amin. Kaya ito kami ngayon, sumasali sa MILF para ipaglaban ang karapatan namin. I asked to meet Chairman Murad so that we could talk in an earnest manner. Talking personally with Chairman Murad, I felt that he, like me, was prepared to come to the table not as an adversary, but as a friend who shared a singular aspiration for peace. Alhamdulillah, dumating yung yung sadyahatra. Mas naingganyo po tayo dito kasi lecture sa atin, tapos inactual ang sa akin lang po. Ito din siguro yung daan. Kumbaga mabibigyan na sila ng tahimik na pamumuhay, mabibigyan sila ng livelihood para hindi na sila maghihirap. Since 1972, hindi ko naramdaman, naranasan na maging isang mapayapang Bangsamoro. E ngayon, kung sakasakaling matupad, inshallah, mamumuhay kami na mapayapa. Kung ano yung makakabuti na programa, suportahan natin. Baka yun ay kakabuti at ikakaunlan ng ating bansa. For the record, we could already say that the Air Force is already the air with force, because there's a joke with or stigma in the Air Force that we are before an air without a force. Bago lang po ako sa Philippine Air Force, pero sa 4 na taon ko sa Philippine Military Academy, napag-aralan namin yung kahalagahan ng air power and air defense. At sa 4 na taong iyon, nalaman namin na humihina ang Philippine Air Force. Luckily, the long wait is over. Nung December 2012, nilagdaan ni President Aquino yung RA-10348. At saka nabigyan talaga ng sapat na advancement ngayon ang Philippine Air Force. Nakaka-boost siya ng moral. Kasi kung gayang anang kwento ng mga mista ko na army, ang sabi pa niya na mista. Nung narinig ko yung paglipad ng chopper, nabuhayan ako ng loob. Isa itong pangarap na unti-unti na natutupad sa amin. Ako po ay na-diagnose na merong quadruple po yung balance sa
ugat ng puso ko. Hindi po namin actually alam kung paano nga kami makakapagpa-opera ng ganun. Tinihingan po ko ng 300,000 sa PGH, 700,000 sa USD daw. 800,000 naman po ang hinihingi sa akin. Sumagot po yung isang doktor. PhilHealth naman pala ang misis niya eh. Qualified yan. Ipasok na sa Z-package yan. Ooperahan po kayo. Halos tumayo lang kami. Nag-ayos kami ng papeles. Tapos naduktong na yung buhay mo, diba? Yung tinanggap ko pong serbisyo doon sa hospital, para ka rin pong nasa private eh. Hindi ako kinonsider na charity patient eh. Paid patient po kayo. PhilHealth po ang magbabayad niyan. To be honest, wala po akong binayaran. Yung aming inahanda-handang konting pera ay magagamit sa post-operation. Nagpapasalamat po ako sa PhilHealth at siyempre sa gobyerno natin na meron palang ganitong mga proyekto ang PhilHealth na makakatulong talaga sa tao. Napakahalaga nung ginawa ng administrasyon na ito na binaligtad yung ating corruption trends of the previous administration. Kasi pag walang rule of law, yung mga korporasyon na okay lang sa kanilang maglagay, okay lang silang wag magbayad ng tamang buwis, parang sila yung nagkakaroon ng tinatawag natin competitive advantage. President Aquino has walked the talk. Ginawa niya yung sinasabi niya. Nung inaresto nila yung dating presidente at inaresto ang tatlong senador, pinalitan natin ang isang chief justice. Dati, iniisip ng mga tao, untouchable yan. Pero ngayon, nasa piitan, the strong message has been sent. Dahil dun sa rule of law, yung good governance na tinatag ng administration nito, yung ating foreign direct investments from 2 billion umakyat to 6.2 billion. Ang laki nung tinalo natin, 33 places, mga bansang nilarangko ng World Economic Forum. At sinasabi ko ang nangyari yun dahil sa anti-corruption agenda, dahil sa reform na ginawa ng gobyerno ito. Dapat lamang ang bawat Pilipino matuto tayo at siguraduhin natin na sa susunod na mga administrasyon, ipagpapatuloy natin.